Diyos sa anim na taong nakalipas. Ang mahal na bayan ko ay muli mong binuo. Kaya nais kong ihango ang awit na ito sa isang bayan kagulan mo. Pagsigman kong magsalita, ngunit puso mo'y mapagmahal. Lalo na sa mga kabataan, ikaw ay naaawa. Mga higanting mga puso, winasak pinagamo. Ito'y awit pasasalamat para sa'yo. Hawakan din sa watawa siyang servisyong totoo. Ipinaglaban mo ang kaunlaran ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Manungulan personas mo'y pinag-iba. Ultimating binubuo mga lawas na tahanan. Iniba mo ang korupsyon, lugaman ay may solusyon. Sa pamumulo ay pagbabago. Astalan mo ang mga ngiti ang mga hinabi. Kaya ang mga luha nila napalitan ng pag-asa. Hindi ka nagpatira sa mga paninira. Ang aral mo ay totoo, mahal naming Pangulo. Mawag halik sa watawa siyang servisyong totoo. Ipinaglaban mo ang kahulugan ng bayan ko. Isa kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Umiiyak ang puso mo sa pamakin na inila. Isang ama na tumatanaw sa lupang silangan. Tulay na ihimplo, mahal naming Pangulo. Makinggan mo ang awit ko, ito'y para sa'yo. Salamat sa lahat ng mga ginawa mo. Sana'y mapapatuloy ang utas, kulang ang pag-asa. Dahil sa iyong nasimulan, mahal naming Pangulo. Mawari sa watawa siyang servisyo totoo. Bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Bawari sa watawa siyang servisyong totoo. Ipinaglaban mo ang kahunlaran ng bayan ko. Isang kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo. Salamat sa tunay na pagbabago. Isang kang tunay na bayani, mahal naming Pangulo.
salamat sa tunay na pagbabago. Salamat sa tunay na pagbabago. Yan, magandang umaga sa inyo, araw ng Lunes. Oh, ay, linggo pa pala dyan sa US at Canada. Yan o, oh, magandang umaga, mga napuyat. Oh, sino-sino mga team puyaters dyan? Oo, oh, mga napuyat, kakabang o. Oh, kaya lang, bitin yung ano ni PRRD, ano? Oh, masyadong bitin. Eh, mahirap na eh. Ka-Spencer, banggitin ko lang ha, meron akong napanood kanina na kaibigan natin vloggers. Ang sabi niya, patuloy daw na pinababagsak ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Pagkatapos, sabi niya, eto kasi si BBM, masyadong mabait, magwalang hiya ka na, sabing ganon. Papasukin mo na yung ICC, ewan ko lang, sabi niyang ganon. BBM, nakikiusap kami, papasukin mo na yung ICC para mataranta na yung mga yan. Sabi ba? Akala naman nila takot si PRRD sa ICC, mga gago. Tawa ko lang tawa eh. Oo, oh, yung kaibigan natin, merong papa. May papa sa pangalan, animal. Anong kabubuhan yan? Sabi niyang gano'n, oh. Masyado kasi mababayin si BBM, eh. Mapapasukin na yung ICC na yan. Oh, alam mo, kaibigan, kaya nga hinaharang, hindi, wala ka talagang utak. Oh, diba, Ate Pelisnel, hindi mo ba alam na kaya kinokontra ni BBM ang ICC papasukin dito sa Pilipinas kasi yun ang nakasaad sa batas. Pangalawa, pag pinapasok niya ang ICC, ibig sabihin wala siyang kwentang presidente. Dahil hindi umiiral ang ating judicial system. Pag pinapasok niya ang ICC rito, malalaman ng buong mundo na isa siyang weak leader. Huwag kang yung tanga. At pangalawa, higit sa lahat, kaya ayaw niyang papasukin ang ICC, yun ang magiging katapusan ng karir niya. Yawa. Gamitin niyo yung logic ninyo. Use your common sense. Tatangan niyo. Hindi niyo lang alam kung ano ang magiging kahihinatnan ni BBM pag pinapasok niya, pinayagan niya ang ICC. Huwag kayong tanga. Nerbiyoso yan. Duwag yan. Mga ulupong pala kayo eh. Diba, Ate Pelisnel? Nag-iisip ba kayo? Kaya nga, pigil na pigil sila. Ultimo nga yung pagsasalita ni BP Sara patungkol dyan sa West Philippines, pinagtatanggol ni BBM eh. Dahil ayaw mawala ni BBM ang suporta ni BP Sara sa kanya. Huwag kayong tanga.
Nininervyos na nga yan si BBM eh. Kala nyo ba? Tapang-tapangan, duwag-duwag. Kung talagang mabait siya, kung talagang matapang siya, magpa-drugtest siya. Yan ang panawagan ng bawat mamamayang Pilipino. Tama yung sinabi kagabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ang mga kasundaluhan, at kapulisan, merong yearly random drug testing. Yearly yan. May random yan. Hindi nila alam. May formation. Tapos biglang magkakaroon ng drug test. Pagkatapos, ikaw na sundalo at kapulisan, meron kang drug test, handa kang sumabak sa gyera, tapos mamanduhan ka ng isang opisyal na hindi mo alam kung adik o hindi. Kung nasa katinuan o nasa kabangagan. Yawa. Diba? Oh, mag-shoutout muna tayo. Baka magtampo yung mga viewers natin habang konti pa lang tayo. I-shoutout na natin itong mga ito. Daisy D, Shea Bautista Channel, Kyoko Sodo, ay, Ninang Imelda Nakamura. Maraming salamat, ha. Thank you so much sa iyong maaga. Jeffrey Santos, Lani Kirimit, Ate Pelisnel. Yan, Ate Pelisnel, ha. Good morning. Oo, Dorothy Luzon, Arnel Ibanez, Efren Impante, Shea Bautista Channel, Angelita Valle, Forward and Art, Joy Severino, Leonida Patusa, LNM, Star Gemini, Maria, Cecilia Malingaw, Ate Mitch Roque, yan o, shout out, Arcilia Senya, Miriam Perez, Risha Potonya, Miss Teresa, Danny Argente, Jonathan Munares, Florida yon. My morning girl. Nako. Steve Padios, Stella Aguirre. Yan, shout out. Noy Labs, Rainier Miranda Official, Delia Tan, Lito Billones Jr., Vicky Dunstan, Evelyn Bautista, Scorpion 73, Alia Angelique, magandang magabi dyan. Oh, morning girl. Oh, Evelyn Bautista, thank you sa iyong pakulay. Reynaldo Tan Sustento, LNM, Ka Spencer Lacalle, magandang maga. Oho, ay Ate MM, I miss you so much, ha. Saka ba nagpupunta, Ate MM, ha? Ate MM, wash out. Oo, Pasyon Ayon, Evelyn Bautista, Alia Angelique na naman, Diyos mio Marimar, Roberto Malyaga. Oho, sino pa nandyan? Lito Billones, nabati na. Nako, mabilisan natin to. Casmay, oh, nandiyan si Casmay, maaga, napuyat yan, ha? Okay. Alam mo, share mo sana sa akin, ano, Ate Pelisnel. Napapanood ko habang nanonood ako doon, tumatai ako, nakupo ako sa ni Doro. Nag-i-scroll ako. Anong napanood ko yung komento niya eh? Putragis yan, yung kanyang opinion eh. Putang na, labas lahat ng tae ko. Magandang Ryan, mini vlog, magandang umaga, Tin Pamintuan, safety and security vlog. Safety and security vlog, oh, nandiyan oh. Oh, yung mga hindi pa nakasubscribe yan kay safety and security vlog, pakian nyo naman. Sino pa ba nandyan? Jeffrey Santos. Andiyan si Jeffrey Santos. Rowena Pontevedra. Rosario Pipito. Rowel Pontalyan. Steve Padios. John Manalo. Sorina Takashi. Yan ang magandang umaga. Chartunis.
Madjo La Chica, Benvenido, Campipi, Ellen Fernandez, Elvira Dado, Carlos Lopez. Ang dami na. Putainan yan. Oh, sino ba hindi nababate? Oh, ay, Cherry Reyes. Bargain Shopper. Nako, nako. Mr. Man 007. Yan, shout out. Sino pa? Oh, wala na. Ay, salamat. Thank you na. Tubig. Puta, ang bilis, no? Ganon kasimple. Anong klaseng logic yan, ano? Anong klaseng logic? Nabati na kita, Jeffrey Santos. Animal ka. Kung saan sa ka nagpupunta, pistingyawa ka eh. Ate Molina Saito. Andyan, oh. I miss you so much, ha. Yan si Jill and Copper. Yan, oh. Listening lang, idol. Tamsakdan. Miss Butterfly. Thank you so much, ha. Okay. Wala na. Okay. Oh, everybody. Biruin nyo. Gamit-gamitin nyo na naman yung kokote ninyo. Lawakan ninyo yung mga pwedeng mangyari. Kasi alam nyo kung bakit sa sobrang galit ninyo sa isang tao, sa isang grupo, nabobobo kayo. Magaling lang kayo sa chismisan, mga animal eh. Magaling lang kayo sa mga away-away, mga grupo ng away na ganito, away na ganon. Use your coconut shell, ha? Use your coconut. Ate Mirani Kimura, magandang umaga. Rosemary de la Cruz. Oh, Rena Baher. Yan, magandang umaga. Ha? Magandang umaga sa inyo. M16. Yan, good morning. Bago kayo magkomento, isipin nyo muna. Kasi nagmumukhang... Ako ayoko gawin ito kasi mga kaibigan ko kayo eh. Pero wag naman tanga-tangahan. Oo, wag naman... Lagyan nyo ng lalim ang inyong opinyon, lawakan ninyo yung maaaring pwedeng mangyari, tapos ilagay ninyo yung sarili ninyo doon sa ipinagtatanggulin nyo kung karapat dapat nyo ba itong banggitin kasi siya meron din siyang iniingatan. Nag-iingat din siya sa kanyang mga sasabihin. Alam nyo si BBM, ingat na ingat siya sa sinasabi niya. Ingat na ingat yan. Kasi isang pagkakamali ng bitaw niya ng salita, magiging issue, magiging national issue yan. Walang problema yung mga umaatake sa kanya. Oo, kasi tatanggapin niya yon kasi isa siyang presidente. Ha? Isa siyang presidente. Siya ang pinakatatay ng bansa natin. Lahat ng batikos, kailangan niyang tanggapin. Kayong mga nasasaktan na supporter niya, isa alang-alang ninyo, o sige, pwede nyo namang ipagtanggol, pero kung magsasuggest kayo sa kanya ng isang kabobohan, huwag kayong tanga, ha? Parang ihuhulog nyo sa kumunoy yung presidente ninyo. Sa palagay ninyo kung bakit? O sige, pagpalagay na natin, pwedeng papasukin ng ICC. O, pinagtatakot na o, ng Department of Justice. Andyan na pa yung mga mainstream media. Andyan pa si Trillanes. Bakit hindi pinapapasok ni BBM ang ICC?
Bakit? Tanungin nyo sa sarili nyo at tanungin nyo siya. Takot? Takot? Takot nga magpa-drug test eh. Ay, thank you, Mystery Man, ha. Maraming maraming salamat sa iyong pa-colorful ng ano, ng... Diba? Ang tatangan nyo eh. Ang presidente, nag-iingat yan sa mga desisyon niyang ginagawa. Na baka magkamali siya sa kanyang desisyon. Pagkatapos, gusto ninyo gumawa ng desisyon ng ikapapahamak niya, huwag kayong tanga. Hirap sa inyo eh. Eh kung talagang gusto niya talagang papasukin yung ICC na yan, matagal na. Para wala nang sagabal sa kanyang mga plano, para wala nang aatake na oposisyon sa kanya. Bakit hanggang ngayon, gamitin niyo, use your common sense? Huwag kayong tanga. Ang ganda pa naman ang topic ko ngayon. Hindi nila kaya ito. O ngayon, yung sinasabi niyang horrified. Hindi nila iniisip ano, bakit kaya putang nang ano na eh, binabanata na si PRRD, ayaw papapasukin yung ICC. Yung mga troll ang panakot ICC, pero hanggang ngayon wala pa rin yung ICC. Kayong mga troll na nagsasabi, pasok ICC, arestuhin ka na ng ICC, hindi pa kayo nagtatagal, putang ina nyo, dalawang taon nyo ng komento yan? Hanggang ngayon, wala pa rin yung ICC? Di ba kayo mga ulol? Sara, magandang umaga. Di ba? O sige nga, bakit ngayon? Putang na, kahit anong comment nyo ng ICC, bakit wala pa rin ICC? Bakit di pa rin pumapasok? 2 years na yung atake ninyo sa ICC, hanggang ngayon, ICC pa rin. Dalawa lang atake nyo, ICC at saka ano, ano, mga pro-China. Who is it kayo? Wala ba kayong iba? Yawa. Tama, Ate Ibuiling, tama, Ibuiling. Minumura nga ni PRRD ang ICC, wala pa rin sila. Kaya nga eh, minumura na nga, sinabiya lang ang adik eh, bangag yung presidente. O dapat doon, putang lang, magalit na siya at papasukin ang ICC. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin? Isip-isipin nyo nga, putang ina. Magtanong-tanongin nyo yung sarili ninyo. Bakit kaya wala pa rin yung ICC, ano? Putang na, pinagmumura na nga eh. Sinabihan na nga bangag eh. Bakit wala pa rin yung ICC? Hindi fake news yung video, puto lang. Yung paglipat ni Sara Duterte, hindi siya pinansin, galing na siya sa unahan noon. Pinosyo ni Daryl Yap, putol. Putol yung umpisa.
Kaya nag-misto lang peke. Pero hindi po yung peke, totoo po iyon. O, para sa inyong kaalaman. O, sige, o, para matapos na. Ito yung totoong video niyan. Yawa kayo. Nasa na yon? Nasa na ba yung video na yan? Wala ah. Oh, ito yung totoong video. Eh, para sa kaliwanagan ng lahat, ah, totoo yung video. Kaya lang, putol yung umpisa. Lilinawin natin, ha? Oh. Hindi po siya peke. Hindi ito, hindi ito. Ito yata. Ito ba yun? Oh. Oh, yan si BP Sara, oh. 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 Magkaibigan pa sila niyan. Oh, yan yon. Oh, magkaibigan pa yung dalawa niya, no? Oh, yan. Tapos lumipat si BP Sara. Hindi nakuna ng video. Oh. Oh, lumipat. Oh, yun yung pasayaw-sayaw. Putol nga, oh, hindi pinansin. Oh, yun yun. Oh, di ba? Mariosip. Ay, nako. Posyon ni Daryl Yap. Okay. O, mga troll ha? O, tahimik. Puta na puyat yata yung mga troll eh. Pinalipat. Yung mga troll nasaan na? Anak ng putang ina. Ano nangyari? Puyat ba kayo? Napuyat ba? Okay. Dito tayo. Ito yung topic natin. Putang ina. Pero magalupit yung sinabi ni ano kagabi ha? Unahin muna natin ito. Gusto ko to eh. Nasaan na yun? Nawala ah. Wag na yan, mamayang gabi na lang yan. Mga, ano ba gusto nyo, mang-asar tayo? Ha? Ano ba gusto nyo, mang-asar tayo? Puta, pag mang-buy-buy-si tayo ngayon, puta, kawawa naman sila. Di ba kawawa naman sila pag mambibuisi tayo? Drones! Hindi ho, kahit katiting ng ating teritoryo, hindi ho. South China Sea, kung namang niyagang aliado.
Nabanggit din ho kanina. Ito. Makasar muna tayo. Ito si Attorney malakas din ha. Malakas din ha. Ito, tinan niyo, pakinggan niyo. Ano daw yung nabanggit? Kanina, niyagang aliado. Nabanggit din ho kanina, yung tungkol dito sa hindi mamatay-matay na usapin ng droga. Ito pong storyang to ay isang storyang that just would not go away. That is why ang iniiwan natin palaging hamon sa lahat na nililikot sa pamahalaan. It is time to undergo an open, credible drug test. Alam niyo ha, ako ha. Ito. Bakit malakas maghamon si Attorney Vic Rodriguez kay BBM ng isang drug test? Tandaan nyo ha, magkasama si Attorney Vic Rodriguez at si BBM nung panahon ng kampanya hanggang sa naging executive secretary ni Bongbong Marcos. Bakit nagpa-drug test si Attorney Vic Rodriguez nung nakaraang linggo at ipinost niya sa kanyang Facebook? Mga troll, bakit kaya? Putang ina, walang mga troll, wala tuloy akong viewer. Anak lang siya, pao naman oh. Sabi ni Morning Girl, of course, Attorney Vic knows something. Bakit kaya? Isang malaking question mark yun, ano? Okay, tuloy. Incredible drug test. At siguro ho, silang maniwala that we walk our talk. Nice ko lang kung makita ang kamay ninyo doon sa mga handang magpa-drug test. Pakitaas ang inyong kamay. Sana ho nakikinig at nanonood, at alam ko namang nakikinig at nanonood ang mga nasa pamahalaan. Ganun din ho ang aking pakikipaglaban at pakikipag-usap sa ating mga makikisig at mahal na kasundaluhan na silang nagbibigay ng external security sa ating ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapulisan na nagbibigay ng interior perimeter security. Ang ating pong mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan periodically ay kinakailangan sumailalim sa isang credible, truthful, and honest drug test or drug examination. Hindi nga pinapansin, nililipat nga yung issue sa West Philippine Sea. Alam mo naman ang administrasyong ito. Pag may isyo, papatungan. Tapos pag may bagong isyo, papatungan.
Patong lang ng patong, anak ng putang ina. Sa lahat ba ng mga naging issue laban sa ating bangag na presidente, meron ba siyang isinagot? Wala siyang isinagot. Pinakikilos niya ang kanyang mga kaalyadong congressman sa pamumuno ni Tambaluslos para gibain yung mga nagpaparatang o naglalabas ng pasabog laban sa kanya. Pinapagana niya ang kanyang mga atakdog. Diba? Wala naman siyang sagot eh. Ang ginagawa niya, counter-attack. Alam nyo, nung panahon ng eleksyon, ginawa ko itong nakaano eh, si Atty. Vic, dahil sa sobrang payat niya na kakasunod kay BBM, kakapagtanggol kay BBM, kakasagot sa mga akusasyon laban kay BBM, nangayayat nga ito eh. May picture nga ito, inedit ko, kaya nga ako na dinimonetize, naka-pampers eh. Ginawa siya ni Attorney Vic na spokesperson eh, at saka legal counsel eh. Legal counsel na spokesperson, tagasagot sa lahat ng mga katanungan na hindi kayang sagutin ng bangag. Diba? May picture ako niya, naka-diaper yan eh. Si Maharlika nga, ginawa ko mangkuku, ano eh, manananggal eh. Okay, tuloy. Kung ang ating mga sundalo tagapagtanggol at ang ating mga pulis na siya ang namamahala ng katahimikan at kapayapaan ay kinakailangan sumailalim sa periodic drug test, bakit kailangan exempted ang mga national, ang ating mga national leaders? Pag nagpasa po tayo ngayon ng mga pahayagan, tila 11th hour na at any time ay magsisimula ang gera, ang hidwaan. War is obscene. Subalit kung sakasakaling magkaroon ng armadong sigalot, ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kasundaluhan. Ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kapulisan. Hindi ba't marapat lamang na bago sila tumanggap ng kahit na anong kautusan sa civilian authority, kinakailangan muna mag-undergo ng drug testing ang civilian authority bago sila magbigay ng anumang kautusan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Kung ako sundalo at saka pulis, ito para sa mga kapulisan at saka kasundaluhan, tatanggap ba kayo ng isang utos mula sa ating pinuno na sa palagay mo eh na sa palagay mo ay paano ko ba sasabihin ng hindi masakit na sa palagay mo wala sa katinuan ng pag-iisip dahil sabog? Ay, tama ba yung sinabi ko? Gusto ko maging malumanay eh. Pero wala akong makuhang salita. Wala akong maapuhap na salita na magiging malumanay
sa aking pagbibigkas. Kumbaga sana, I don't find the words. DJK 21, magandang gabi. Ah, diba? Ay, Prof. Inay, oh, mas mukha pang bangag ang idolo mo eh. Sino? Weh. Sino mas mukhang bangag, Prof. Inay? Putang na, Prof. Inay, buhay ka pa? Ah, sige lang, okay lang yan. Wag niyong iayin si Prof. Inay. Eh, malay mo, balang araw eh, magising yan sa katotohanan. Oo. Oh, Prof. Inay, araw-arawin mo lang ako, ha? But I don't find the words to say goodbye. Ulit. Kinakailangan muna mag-undergo ng drug testing ang civilian authority bago sila magbigay ng anumang kautusan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ito po ang mga mensaheng aking iiwan sa inyong gabi. Atin pong ipagpatuloy ang ginagawang pag-iikot at pagkikilos. Hindi po kami mapapagod hanggang... Ayan, tapusin na natin yan, ha? Kasi alam nyo, ito hindi naman natin kilala ng personal, itong si BBM. Ang nakakakilala sa kanila ay yung mga kapwa nila nasa alta o kapwa nila politiko o kapwa, yung mga nakakasama nila. O sa kanila galing yung mga salita na yan. Huwag nating sabihin hindi nakausap, hindi nakasama ni Atty. Vic Rodriguez para magsalita siya ng ganyan kung hindi niya kilala si BBM. Oo. Diba? Hindi magsasalita ng ganyan niya kung hindi niya kilala si BBM, Sus Mar Yosef. Nako. O, dito tayo. Eto, huwag niyong sabihin hindi kilala ni Pantaleon Abares etong si Lagdameo. Kilalang kilala niya rin ito. Kilalang kilala rin ni Pantaleon Alvarez itong si Lagdameo dahil magkasama sila eh. Diba? Ano ba sabi ni Nikki Cosenteng o patungkol kay BBM? O magsing edad sila, magkakasama sila, magbabarkada sila, alam niya na adik si BBM. Nagsalita na si Cosenteng, not once, but twice. Siopaw kayo? Diba? Anak! Pakinggan. Kasi sila-sila ang mga nakaka-ano sa alta eh. Alta sa syudad eh. Oo, sila-sila. Yung mga... Ay, mga magbabarkada yung mga yan eh. Una ko. Naunsa. Pagbalik, mayor sa Tagum. Paglingkod niya, pagbalik niya musugod sa Tagum. Kaingon ko na kita mga taga-Tagum na sayo tayo yan eh.
Philippine Sea. Nanggal. Kaya, kambiyata pataas sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral. Ito ang masakit. Ito. Nangyari sa buhay mo. Siya. Gusto ko mag-presidente sa Pilipinas. Kung ayaw mo mag-aral. Between father and son. Sabi ng tatay, anak, mag-aral ka. Paano ka maging abogado? Paano ka maging doktor? Kung ayaw mo mag-aral. Iyon ang bata. Pa, ayaw ko maging abogado. Ayaw ko rin maging doktor. Sabi ng tatay, ano gusto mong mangyari sa buhay mo? Siya, gusto ko magpresidente sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente sa Pilipinas, hindi nakatapos ng college. Naging presidente. So bakit pa ako magpakanahirap, maging abogado, maging doktor, kung yung hindi nakatapos ng pag-aaral, nagiging presidente ng Pilipinas? Eh, pwede pala ako magpresidente kasi nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi nga lang ako abogado, pero at least nakatapos ako. Meron nga nag-comment na isang tanso eh. Si Pro Pinoy ba nagsabi noon? 'Di ba Pro Pinoy, ikaw nagsabi noon na ano? Napasang-awa lang sa bar. Oh, sa bar exam si PRRD. Pero abogado. Naging presidente. Oh, 'di ba nga eh yung second year college nga naging presidente. Ito na ako sa pasang-awa sa bar. Eh, sasaya yung second year college. Alak lang si Opo talaga, oo. Carmelo Nana, magandang umaga. Arnie Cortez, yan o. Rosemary de la Cruz. Diba? Hindi kasi naman ang ano ba kwalifikasyon ng isang presidente para maaari kang tumakbo? Must be born and Filipino citizen. Dito ka pinanganak at isa kang Filipino citizen. Know how to read and write. Yun lang dalawa. Kailangan lang hindi ka illiterate. Ayan, resulta, naging presidente. Second year college. Okay. Putang na, mahababa. Eh, tatapusin lang natin ito, ha. Okay, tuloy natin. Mag-presidente na lang ako ng Pilipinas. Yan ang masakit, mga kasama. Yan ang masakit. Example yan sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral kasi nagiging presidente ng Pilipinas. Dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano natapos? Abogado! Abogado yan! Ang Vice President natin, isang abogado rin. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good example para sa ating mga anak. Hindi yung nakaupo ngayon.
Yung nakaupo ngayon, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Oh. Ano? Bangag. Tapos, hindi na nga marunong kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag! Oh. Kayong mga taga-distrikto, saan yan taga-distrikto? Davao del Norte. Nadre, oh. Napansin nyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manirisip niyan pa ganyan? Sige, ganun. Bakit? Tumutulo yung sipon. Palaging tulo ng sipon. Walang hinto. Kasi... Tangi na ka Lagdameo. Bangag ka rin. Kayong mga taga-distrikto, saan yan taga-distrikto? Davao del Norte. Nadre, oh. Napansin nyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manirisip niyan pa ganyan? Sige, ganun. Ang manirisip niyan pa ganyan? Sige, ganun. Bakit? Ang manirisip niyan pa ganyan? Sige, ganun. Bakit? Ang manirisip niyan pa ganyan? Sige, ganun. Bakit? Tumutulong pa ganyan. Sige, ganun. Bakit? Tumutulong pa ganyan. Sige, ganun. Bakit? Buta kina, hindi ako nakatulog kagabi dyan. Ayop na yan. Uhugin ang buta. Puta ina. Ate Jerry Tisaki, magandang ano. Magandang umaga, puta ina. Puta ina. Buti pa ako nagamit ako tissue, sabay pika sa ilong. Diba? Sisinga, tapos bugasin lang. Ano yan? Eh puta, tinalo niya yung kape yung mga bata sa amin dito. Gumagulon. Oo. Oh, eh, may sakit eh, may sakit eh. Oh, eto ha. Usapan nila. May laro ha. Tumutulo na yung sipon ng bata. Oh, walang galawan. Kwentuhan lang tayo, pero walang galawan ng ano ha, sipon ha. Oo, oh, eh nagkwento. Nakita ko yung pana, yung ano doon. Yung ano, sabi, yung puno ng mangga, punong-puno ng bunga. Kumuha ako ng tirador, ginanong ko, inasinta ko ng ganun. Tinirador ko ngayon. Anak. Pinoy Dad! Thank you, Pinoy Dad. Eh, paano naman? Pro Pinoy, paano ba ito? Pati si Lagdameo daw, Pro Pinoy. Anak ng puta naman, oh. Oh, ah, diba? Yung mga bata sa amin, ay, puta, yung sipon mo tumutulog. Ah, ganun nila ng bata yan, eh. Puta, ito pa si Lagdameo, ayon dito kay Congressman Alvarez. Ayip ka, kami sipon din. Pero tissue yung gamit ko, puta. Sa laula ang puti na. Ikaw kasi Lagdameo, nagagaling-galingan ka sana, hindi ka nalang manahimik sa piling
ni Don Sulweta eh. Pakialam, meron ko kasi, pati rally, pakikialaman mo. Pati kasi rally, pakikialaman mo. Gusto mong pigilan, gusto mong magmagaling. Ayan, tuloy, nalaman tuloy namin na bangag ka rin, hinayupa ka. Kung nanahimik ka na lang, ay paano ngayon yan? Kung may makakaharap ka ngayon ng tao, tapos biglang gaganon sa harapan mo, ano mararamdaman mo? Diba? Eh kung nanahimik ka na lang, hindi ka nakaalam dyan, hindi ka nagbida-bida, hindi namin malalaman na bangag ka rin. Anak. Eh, papipita-pita ka eh. Parang batang kalye, baboy ang... Eh, kalokohan mo. Buti nga sa'yo. Pakialam, meron ko kasi masyado eh. Kung nag-ayos-ayos ka, eh di sana. Ang puto talaga, oo. Kagagawan mo yan eh. O, tuloy natin. Ang manirisin yan, pabinyan. Sige, gano'n nagdami, oh. Ang manirisin yan, pabinyan. Sige, gano'n. Ang manirisin yan, pabinyan. Sige, gano'n. Ang manirisip niyan, pagunan. Sige, ganun. Bakit? Tumutuloy ang sipon. Palaging tulog ng sipon. Walang hinto. Kasi nga, sigilabag-singot. Sigilabag-singot. Kasi nga, sigilabag-singot. Sigilabag-singot. Kasi nga, sigilabag-singot. Sigilabag-singot. Kasi nga, sigilabag-singot. Yawa. Putang ina. Natutulog ako, sabi ng asawa ko, ay puro ka utot. Putang ina, mali yung title ko, may topic kasi ako eh, kasi naman kayo eh. Pro Pinoy, oh, tinan mo, oh. Sinagdameyo, pro Pinoy, oh. Ito, ah. Ito. Sagutin ko lang to si pro Pinoy, ah, para ano. Digong nyo rin, pakialamero, piling presidente pa rin. Hindi mawawala yan sa isang naging leader. Pag naging leader ka, ng isang bansa o isang mayor ka, pag may nakita kang mali sa pamamalakad ng isang pumalit sa'yo, talagang kikwestiyonin mo dahil naranasan mo yon. Hindi mo alam yon. Pakikialaman niya talaga yon dahil naging presidente siya. Hindi pwedeng hindi siya makialam. Hindi ba pwedeng hindi siya makialam? Lalo na para sa kapakanan ng bayan at ng mamamayan. Huwag kang tanga, pro Pinoy. Hindi kahit ako. Buti kong private company yan, putang naggobyerno yan, boy. Yan ang leader na may malasakit. Kahit sabihin mong hindi na siya presidente, may malasakit siya sa bayan, nagmamahal. May pakialam. Oo nga, Epal. O, gano'n na. Sabihin na natin pa-Epal.
Mali ba yun? Hindi mo lang talaga matanggap na adik yung presidente mo. Ayan o! Si Pantalyon Aba Alvarez, kagaya na lang yan. Kilalang kilala niya si Lagdameyo dahil magkakasama yung mga yan sa Davao del Norte. May pakialam nga yung mga media. May pakialam nga ang ibang bansa eh. May pakialam nga yung tinatawag ninyong ICC. Tapos si dating Presidente Duterte walang pakialam? Ay, gunggong. Ano? Use your common sense. Tanga mo. Ako ha. Alam mo, Pro Pinoy, ako sa totoo lang, gusto ko nandito ka eh. Para may laruan ako eh. Ang problema nga lang, masyado ka ng tanga. Oo, kahit na mali, anong klaseng anyari sa'yo? Gusto ko nandito ka eh, pero dahil bawal ang tanga at boborito, lumayas ka na lang, tangina mo ka. Ilan pa kaya ang katulad mo? Diba? Tangina, imagine mo tumutulo si Pon, oh, tapos nagli-lips to lips sila ni Don Sureta habang tumutulo yung si Pon. Tsura nun. Tuloy. Una, nadaot na ng Yandere, ilong. Ang si Pon, di na muunda ang tulo. Na, sige na po siya, kambyada pataas. Ikaw nga iksong ko, uspon ko ha, daghan yung kayong salamat sa inyong pagigiusa ni ining Gabiuna. Yan, oh, maraming salamat. Oh, ito, dito na tayo. Punta na tayo rito. Ito, gusto ko to eh. Ang ina talaga, ang mga hayop talaga na yan. Samba tayo. Ano bang unahin natin? Itong 70... O, ito. Sandali lang ito. Mahaba-haba ang live natin ngayon kahit abutin tayo ng alas 3. Kahit abutin tayo ng alas 3. Ito, pakinggan natin ito, ha. Okay, pag-usapan natin itong Mutual Defense Treaty. Mutual Defense Treaty ito ha. Ang kasunduan ng Amerika at ng Pilipinas. 73 years old na itong Mutual Defense Treaty na ito. Ha? Okay. Yung nangyayari ngayon sa Amerika, Nelson, ano, medyo nagiging kampante ba, lumalakas ba loob mo kung ang pag-uusapan eh, sabi nila eh, tumitibay na muli ang samahan, Japan at ang Amerika. Alam mo, Jen, sa kasalukuyang sitwasyon, eh may mas mabuti na yung meron tayong ika nga ay masasandalan. Ayan. Kasi kung merong tensyon sa anumang larangan, eh, mas maganda na yung meron kang mga ika nga ay
susuporta sa iyo. Aba. Kaysa naman laban mo lang mag-isa. Di ba? Eh ganoon din naman, pero ka rin namang laban. Ayan ba yung ano, trilateral summit ni ng Japan at saka ng Amerika? Ano ba ang pinag-uusapan nila doon? Para ba sa militarization o para sa ekonomiya? Ano ba ang dapat nating palakasin? Ang ating militar o ang ating ekonomiya? Yan lang, tanong ko lang ha. Maliba na lang kung hindi totoong makakampi ito at kung ako na riyan na. Para sa iyo, ang laban na to. Oh, yes, sabi ni Senador Manny Pacquiao, no? Para sa well, anyway, tama siguro. You're glad. Related happy birthday. Eh, bakit ngayon lang? Ang tagal ng problema ng natin sa China ito, di ba? Eh, kumbaga sa birthday, masyadong belated happy birthday na yan. Yeah. Ito balita na sa Nunahay, tuloy ko na lamang. Sige, basahin mo. Muli pong tiniyak ni U.S. President Joe Biden ang ironclad commitment ng Amerika na depensahan ang Pilipinas. Bakal yan. Diyan po sa trilateral summit, sinabi po ni President Biden na gagamitin ng U.S. ang Mutual Defense Treaty at handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sakaling makaranas ito ng anumang pag-atake sa loob ng teritoryo nito. Inilarawan pa po ni President Biden sina Pangulong Marcos Jr. at ang Japanese Prime Minister Fumio Kishida bilang mga friends and partners. Aba? Meron pong nagkakaisang hangarin para po sa mapayapang Indo-Pacific region. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan daw po ng Pilipinas at ng US ay magsisilbing pundasyon ng mahigpit na kooperasyon sa seguridad sa pagitan po ng dalawa o ng tatlong bansa. Ano ha? Mas pinalakas ito ng 1998 Visiting Force Agreement at ng 2014 EDCA, yun pong Enhanced Defense Cooperation Agreement. Matapos po ang trilateral meeting, abay, nagkaroon po ng hiwalay na pagpupulong. Ano? Hiwalay pang pagpupulong sina Pangulong Marcos at President Biden. Ayun. Anyway, pabatiin mo lahat. Yeah, Mina Carnesil, maraming salamat ha, sa ano ha, sa pakulay ha. Thank you so much. Okay. Ito mute ito ano to ha, trilateral summit. Trilateral summit tapos paiigtingin pa daw ang ating Mutual Defense Treaty. Ha? Mutual Defense Treaty, paiigtingin pa raw di umano ng Amerika at ng Pilipinas. Ha? Okay, ito pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Marcoleta patungkol dyan sa Mutual Defense Treaty. Lalo-lalo na yung mga programa na nakapagbibigay ng konting inspirasyon sa kanila. Pagpunta niyo, pagbisita niyo mukha lang doon sa Batas. Pero dito, sabi na banggit namin kayo, tinatanong natin bilang meron tayong dalawang malakas na kaibigan sa isang praktikal na tao, iba parang nakakataas na yabang, nakakataas ng kumpiyansa. Dapat po ba'y ganito maging damdamin natin mga Pilipino kung Kailangan naman na nag-uusap dyan. Ba't isasali niyo pa ulit? Inaakala ko na kayo lang ay kaya nyo ng tapos. Siyempre nyo kong ang iba natin kababayan eh. Siyempre Paano tayo napunta sa isang trilateral agreement dyan? Ang pagkakaalam namin kong, bagamat siyempre ho, lagi lamang napag-uusapan yung tensyon dyan sa may West Philippine Sea. Bagamat bago umalis ang Pangulo, may mga statement siya. Ako sa palagay ko, parang dinadownplay nila yung usapin ng West Philippine Sea at ina-up nila yung economic ties at iba't ibang mga kasunduan. Parang ang dating pahapyawan lang namin yung tensyon dyan sa may West Philippine Sea. Hindi, kasi kung tatanungin mo din,
Opo. Ako, ang una kong sasabihin sa'yo, lahat ng ating gagawin ay kinakailangan ay nakasalig lahat sa ating saligan batas, hindi ba? May tama ako. Iyon. Dapat ang lahat ng gagawin o lahat ng aksyon ng ating presidente ay nasa saligang batas, naaayon sa saligang batas. Hindi siya pwedeng gumawa ng aksyon nang wala sa saligang batas. Kinakailangan ay nakasalig lahat sa ating saligang batas, hindi ba? May tama ho naman, opo. Kung ang pag-uusapan ay pakikipagkaibigan sa ibang bansa o pagkaroon ng aktibidad, yan ay bilateral man o multilateral, na ngayon ay naging trilateral. Trilateral, opo. Kailangan lahat ay nakasalig sa ating saligang batas, particular na doon sa provision na kung saan ay ating iminawagaywa ay yung patakaran natin kung ang pag-uusapan ay aktibidad na panglabas o ang relasyon natin sa... Don TV, magandang umaga. Tama po. Ang pinag-uusapan natin dito ay international relations. Tama po, oo. Ang nakasulat sa ating saligang batas kasi dyan, Nelson, ay tayo ay neutral eh. Diba? Meron tayong neutral policy kung ang pag-uusapan ay yung pagsasakatuparan ng relasyon sa bawat bansa. Hindi kaibigan man o hindi masyadong kaibigan. Opo. Panatilihin natin ang neutrality. Yan ang nakasulat sa ating saligang batas. Aha. Ano ba yung neutral sa Tagalog, Nelson? Eh, dapat po yan nasa gitna. Ha? Parehas. Kiniling-kiringan. Palas. Doon ko gustong doon ko gustong munang pasimulan yung ating discussion. Ah, ganun mo ba? Ano man ang gagawin natin na pakikipagrelasyon. Yan ay pangkalakal man. Ate Benny Gallos, magandang umaga sa iyo. Mamua chup chup. Kahit ano pa. Ano? Pangkabuhayan. Ang palagi natin isinasaalang-alang ay ano ba yung provision ng ating saligang batas kung ang pag-uusapan ay pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Uh-huh. Tayo'y neutral. Sa ating bang ginagawa sa lahat ng pagkakataon, napapanatili ba natin yung patakaran na yun? Okay. Diba? Kaya tanong ko sa inyo kanina, ano ba ang pinanggalingan ng lahat ng ito? Nelson, baka nang gusto mo sagutin naman yun. Sa tingin ko, kung ako ang titingin dyan, hindi naman magkakaroon ng trilateral summit na ito kung hindi mismo ang Estados Unidos ang nagpursige, di ba? Dahil una-una doon ginawa sa kanila, sila rin ang nag-imita na magkaroon tayo ng ganitong pag-uusap. At sa tingin ko, malaki rin ang dahilan. Malaking factor itong sigal sa West Philippines Sea. Kung kaya nagkakababasya ko dyan, Nelson, yung pangungusap mismo ng ating Pangulo nung siya ay magbitaw ng kanyang, isa sa kanyang mga zona, the Philippines will be friends to all yun nga, and foe to none. Yes. Yun ang ibig sabihin ng neutrality. Dapat. Wala tayong kikilig. Correct! Ang sabi kasi sa ating konstitusyon, sa Article 2, Section 7, sabi ng ganun the state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self determination. Ibig sabihin, neutral tayo kagaya ng sinasabi ni BBM noong kanyang unang-unang sona. Ano bang sinabi niya? Paulit-ulit nating ilalabas dito. Ano ba ang sinabi ni BBM noong kanyang sona? Pakinggan natin. To our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino.
We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. Anyare. Anyare. Tuloy. Kikilingan dyan. Mm-hmm. Yun, yun ang ibig sabihin ng neutrality. Wala tayong kikilingan dyan. Mm-hmm. Ako, ang palagi kong iniisip, ano ba yung dapat natin isaalang-alang kapag tayo gagawa ng anumang aksyon? Panglabas. Mm-hmm. Ugnay ang panglabas, pakikipagkaibigan man, pakikipagkalakalan, isang bagay ang huwag nating kakalimutan, ang ating bansa ay mayroong neutral policy. Ngayon, kung tayo ipapasok dyan, yung isyong yan ay kailangan nating pakaingatan, Delson. Kaya kung pinamagin dyan, ano ba yung commonality natin kung pag-uusapan ay yung ugnayan sa dalawang bansa na kinabibilangan ng Estados Unidos sa kanang Hapon? Ano ba yung commonality natin dyan? Diba? Uh-huh. Kasi maaaring sa ginagawa natin ito, merong ibang bansa ang magsasabi, teka muna, hindi pa magkakapitbahay tayo. Uh-huh. Bakit kailangan tayong pumunta pa doon sa pinakamalayo naman? Uh-huh. Kung ating ang pinag-uusapan natin dito, yung panig ng ating mundo na kung tawagin ay South China Sea. Opo, o West Philippine Sea. Ilapit natin sa doon sa maritime rights na ipinanalo natin sa tribunal. Ibig sabihin, yung kalipunan ng tubig na yon sapat lamang doon sa pinag-uusapan nating exclusive economic zone. Kapag tin-translate mo yon ang tawag nila ay West Philippine Sea. Tama mm-hmm. po, oo. Ngayon, ang tanong ni Nelson yan eh. Opo. Tinatanong niya sa akin, bahala ka ako, yun na lang ang sumagot sa tanong, di ba? Opo. Kaya nga ako, baka hindi ako makapunta riyan. Kung itatanong mo yan kay Jel, sagutin mo na rin. Opo. Ng Amerika. Yun. Sa West Philippine Sea. Yan, yan ang dapat nating kaibigan natin ng Amerika. Yan naman, alam ng lahat ito sapagkat bukas na aklat ang Amerika sa atin. Opo. Nakipagpatayan ng Pilipino side by side sa Amerika. Hindi mo ba nakita ang dalawang kasama nating kinakausap ngayon ay parehong sumakop sa atin? Ah, opo. Dalawang naglaban. Yung dalawang sumakop sa atin, putak inang pihan natin. Yawa. Usap ngayon ay parehong sumakop sa atin. Mm-hmm. Ah, opo. Dalawang naglaban, nag-side tayo sa Amerika. Yes. Mm-hmm. Sapagkat tayo nilusob ng Hapon, di ba? Pinugob tayo ng mga yan. Talaga winasak ang Pilipinas. Ngayon, nakikipagkaibigan sila. Kaibigan natin ng Amerika. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay West Philippine Sea. Mm-hmm. Siguro magsimulang itatanong ng mga kababayan natin, ano ba kaugnayan ay kanong dalawa sa West Philippine Sea? Opo. Kasi masyadong malayo naman sila. Kung lalong-lalo naman yung Amerika. Di ba? Opo. Inuulit natin dyan, wala tayong ibig sabihin dito, ang Amerika ay kaibigan natin. Ang Hapon naman ay nakipagkaibigan na rin natin, nakipagkaibigan na rin sa atin, at marami na rin pagtulong na ginawa ang bansang yan, lalong-lalong na sa panahon ng kagipitan ng ating bansa. Opo. Ngayon, kung sesentruhin natin West Philippine Sea, kailangan natin sigurong liwanagin. Ano bang kaugnayan ng dalawang bansang ito? Diyan, yan ang pakaingatan natin sa ilalim at sa salamin nung ating neutrality principle na nakasulat sa ating saligang batas. Kung bago lang sa punto na yan, ngayon ko na pag-iisip-isip at nahihinuha. Ngayon mo lang naisip? Opo. Mula nung binanggit niyo yung may kinalaman sa ating saligang batas na dapat pala ay neutral tayo sa maraming usapin. Hindi lang sa marami, kundi sa lahat ng usapin ng ating pakipag-unayan sa ibang bansa. Doon ko na hinuha na kaya pala dina-downplay
ng kasalukuyang administrasyon nang usapin ng West Philippine Sea na ang pangunahin talaga ang layunin ng trilateral meeting ay hindi naman na niya yung West Philippine Sea na yan, kundi ang pangunahin ay ang economic ties, kalakalan, pangkabuhayan, etc. etc. Baka niya ano lang, baka sakali lang na mapahapiyawan ang usapin ng West Philippine Sea dahil kung eh kasi Jen, kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, pangkalakalan, eh sa mahabang panahon naman ang Amerika at saka ang Japan ay mga major trading partners natin dito. Opo. Ang totoo niyan, yung mga naunang mga relasyon natin sa Amerika, tayo nga ay binigyan pa ng parang exclusive na ano eh, na karapatan na makapag-export ng ng asukal sa kanila eh. Naalala mo yung ano, naalala mo yung class A sugar natin. Opo. Ito yung pang-export sa Amerika. May kota sa pagkikipagkaibigan natin sa kanila. Ang Japan naman, sa mahabang panahon, naging trading partner din natin yan. Opo. At mga 60 siguro or 70s, baka medyo trading partner. At itong mga huling panahon na lang, medyo na-dislodge sapagkat ang China yata ang mas nakahihigit kung pag-uusapan ay pagkikipagkalakalan. Ano? Opo. Kung susumahin natin sa mahabang panahon, pakikipagkaibigan, pakikipagkalakalan sa dalawang bansa na yan, itong dalawang bansang pinag-uusapan natin, opo, ang pag-uusapan ay ang kanilang kabuhayan, eh talagang mataas na yung uri ng kanilang kabuhayan. Ayan, tama. Ayaw naman. Pero tayo napag-iwanan eh. Nakalata ko ba yun, Nelson? So, topo. Na-sandwich tayo. Kung, sa teknolohiya. Kung totoong talagang pakikipagkaibigan. Ito, kailangan nating ano, kailangan nating salaminin sa lahat ng anggulo ito eh. Sapagkat, pagkakaibigan ito. Kaya nga talaga eh. Pakikipagkaibigan niya eh. Bakit ganon? Yung Japan umangat, yung Amerika umangat, kaibigan natin parehas yan, bakit tayo hindi umangat? Bakit napag-iwanan tayo? Bakit? Lalong-lalo na tayo, meron tayong mutual defense treaty sa Amerika para yan na pagpapalakas ng ating military. Bakit ang Amerika lumakas? Bakit pinabayaan ang Pilipinas? Eh meron tayong treaty. Para palakasin ang isa't isa. Eh, pakikipagkalakalan eh. Opo. Pagka ganun sana, dapat walang naiiwan. Ah, okay. Na walang naiiwan. Mm-hmm. Yun na lamang halimbawa, military agreement natin. Ayan. Sa Amerika. Ano yung tawag doon? Yung... meron tayong ano eh, meron tayong kontrata tungkol sa pang-militar, di ba? Eh, dagdag pa nga po yung EDCA kong, Enhanced Defense Coordinator. Yan, pinanggalingan ito, yung Mutual Defense Treaty, yan, opo, MTD. Tawagin ay MTD. Opo, o. Alam mo, ngayon ay pinangatawanan talaga ng bansang partido sa kontrata na yun. Oho. Eh, hindi tayo malalagay sa ganito kalagayan din. Oh, yun. Meron akong isang nakitang provision doon na nakalagay, simpleng-simple lang eh. Opo, opo. Ang sabi nila, doon sa, kung hindi ako nagkakamali, ay Article 2 nung Mutual Defense Treaty. Ito, walang ano dyan, ha? Ito'y tinatalakay natin objectively. Yes po, yes po. Oh. Kailangan nating ipaalam sa Amerika na nanatiling kaibigan natin sila. Opo naman. At nalalaman ko naman na marami tayong naging utang na loob din sa kanila sa maraming bagay at sa maraming pagkakataon. Opo. Ngunit, isang tabi natin yon at tingnan natin yung nature ng Mutual Defense Treaty na kung saan sinasabi sa isang artikulo doon, pag isa sa katungkulan ng bawat isa sa partido, dalawa lang naman ang partido ron, Nelson, eh, ang Pilipinas at saka yung Amerika. Ang sabi doon, kinakailangan kahit mag-isa o pangdalawa, okay, itong dalawang partidong ito ay dapat magkaisa, mm-hmm, parang ang bawat isa sa kanila, ma-develop nila ang kanilang kapasidad militarily, okay, na maipagtanggol nila yung sarili nila sa lahat ng aggression na manggagaling sa labas. Okay. Ito, ito para sa malaman ninyo kung ano yun. Kung ano yung sinasabi na isang provision doon o isang section doon sa Mutual Defense Treaty na yan. Ayan, babasahin natin ha. Naku, nababasa ba ninyo? Parang yung malabo ah. Ayan. Basahin lang natin ha. O, eto. Article 2. Sana ba yon? Section 2. Article 1. Mhm. Nasaan na ba 'yon? Oh, ito. Ito sabi rito,
Ayan o. Article 2. In order more effectively to achieve the object of this treaty, the parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi sa Tagalog, upang mas epektibong makamit ang layunin ng kasunduang ito, ang mga partido ng hiwalay at magkasama sa pamamagitan ng tulong sa sarili, o di ba? Tulong sa sarili at tulong sa isa't isa ay mapanatili at pauunlarin ang kanilang individual at kolektibong kapasidad na lalaban o nalabanan ang armadong pag-atake. Ibig sabihin, dapat nagtutulungan tayo para maidepensa natin ang ating bansa o ang ating mga sarili. Ang tanong, tinutulungan ba tayo ng bansang Amerika? Tinutulungan ba tayo ng bansang Amerika para mapalakas ang puwersa ng ating armed forces? Ah. Eh puro binibigay nila ayuda. HJ Connect TV, magandang umaga. Oh. Pedro Hill, Batang Mindanao, bakit ang binibigay nila puro ayuda? Ayan oh. Nasaan na 'yan? Mutual Defense Treaty between Republic of the Philippines and United States. Ito, ang treaty nito ay 1951 pa ito, August 30, 1951. Ayan o. Ang tanda na yan, 73 years old na yan. Bakit ang Amerika lumakas na lumakas? Eh tayo, wala naman tayong treaty sa Japan eh. Wala, kaya nga nagkakaroon ngayon ng trilateral treaty. Bakit ang Amerika lumakas na lumakas yung kanilang armed forces? Nagbibenta pa sila ng mga kasangkapan o panggera. Eh bakit tayo wala? Samantalang mayroon tayong kasunduan na magpapalakas tayo sa isa't isa at magtutulungan. Anong ginawa ng Pilipinas? Ha? Meron Buster yung annual balik. Ano lang yan? Eh, balikatan exercise lang yan. O pero walang yung mga gamit nila, inuuwi rin nila. Totoo yan, nagtutulungan tayo. O, training. Kasi kasama yan sa aid. Pero yung mga kasangkapan, wala. Wala nga tayong Air Force nung panahon ni PRRD. Air nga lang daw, walang force eh. Buti nga bumili siya ng jet plane eh. Ay, jet fighter eh. Pagkatapos ngayon, ano ginagawa na... Mamaya, pag-usapan natin yan. Ituloy muna natin ito. Mamaya, pag-usapan natin yan mamaya, ah. Tuloy natin ito. Foreign aggression, ano po? Foreign aggression nila sa lahat ng aggression na manggagaling sa labas. Foreign aggression, ano po? Foreign aggression. Halimbawa, katungkulan ng bawat asa kanila. Mutual, kaya nga tawag mutual. Eh. Mutual, oo. Walang ano eh, walang excuse doon ng bawat isa. Eh. Mm-hmm. Dahil kung tawagin mo, very nature, mutual defense treaty. Opo. Sa pangatwid, kung hindi ako nagkakamali, Nelson, ewan ko lang kung ako'y mamamali sa avatar mo. Opo. Yan ata, eh,
na sa kontrata yan, 1951 ata o 1952. Yan, ganyan eh. Siguro, mahigit ng 70 years old yung Mutual Defense Treaty. Okay. Ang sabi sa kanila, para maging makatotohanan kanya, ang objectives nitong treating ito. Opo, the Mutual Defense Treaty. Ang okay. Bawat isa sa partidong ito ay meron silang mutual. Opo. Dalawahang responsibilidad na ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng kapasidad. Tungkulin ang bawat isa na pagtulungan nila ang isa't isa na magkaroon sila ng kapasidad na ma-repel nila o malabanan nila anumang aggression na manggagaling sa labas. Ayun. Ngayon, ang tanong, sa loob ng mahigit na 70 taon, sabi 70 taon. Kung tao yun, pala di ko nakatungkod na yun. May rayuman na yun. Medyo. May rayuman na yung ano na yun, kontrata na yun eh. Opo, Kong. Ang itanong mo sa sarili mo, Jen, halimbawa, tayo ba ay nasa kalagayan na kaya na nating ipagtanggol ang ating sarili sa anumang bansa na atake sa atin? Outright, Kong, hindi. Nasagutin ko na agad, hindi. Nelson, baka naman. Edit pa nga lang sa West Philippine Sea. Hirap na hirap. Kaya nga, sa mga twin, ano ngayon ang nilalaman ng treaty na yun? Yan ang gusto ko sanang sabihin kung ako ay, halimbawa, kung ako ay... Tinupad ba ng Amerikano yung kasunduan dyan sa treaty na yan? Tinupad ba? Ano nangyari? Sige nga! Wala sa kasunduan natin na ibubuyo tayo. Ibubuyo tayo ng ka-mutual natin sa isang digmaan. Ang kasunduan natin, magtulungan tayo para magpalakas at para maipagtanggol natin ang ating soberenya. Nangyari ba? O eto, pakinggan natin ito. Ano ba nangyari sa Japan? Hindi lang ako nahirang na foreign ambassador ng Amerika dyan. Eh. Opo. Kasi ang unang-una ko sasabihin sa kanila, opo, patadalang ko sila ng kopya. Si Ambassador Romualdez pata nandun eh. Opo. Oo, kaibigan naman natin siya. Yes, wala po naman sigurong masama. Total, magkakaibigan naman tayo. Nga ako, sa opo, mahabang panahon, nakita mo, pati buhay ng aming mga kababayan ay ibinuhos ang sariling dugo para ipaglaban natin ang demokrasya. Diba? Opo. Malaking bagay ba kung halimbawa, ma-discuss ko sa inyo itong parang meron kayong pagkukulang sa amin. Oh, yun nga, oo. Oh. Diba? Kayo lang ang lumakas eh. Parang ganun doon eh. No? Kami na pag-iwanan kami. Hindi sila naman, hindi nila tayo kailangan kung pag-uusapan. Yung pag-repel ng kahit anong klaseng atake kaya ang gawin ng kanyang kalaban. Kayang-kaya niya siguro. Mm-hmm. Yun lamang kanyang umbrella. Kahit na yung bansang Hapon din. Mm-hmm. Ang pagkakalam ko, yung bansang Hapon, teka muna, may naitanong na ba tayo? Baka mamaya humaba yung pinag-uusapan. Sa puno yung pinag-uusapan itong mga tatlong ito eh. Hindi po, 5 minutes pa kong. Medyo mayroon pa tayo. Alang aning oras eh. Okay, yung bansang Hapon, militarily, dati yan, eh, nakita mo sinakop eh. Pati Amerika nilabanan yan. Malakas mo yan. Malakas, superpower yan. Dahil lang sa karanasan sa gera, nung magkaroon nga ng ngayon, yung, hindi, yung unfortunate na incident ng Hiroshima at saka Nagasaki, naipasya nila na mula ngayon ay manahimik na tayo. Ayun, opo. Huwag na tayo kanyang magpakadalubhasa. Huwag na tayong maging adventurer militarily. Mm-hmm. Kaya nung sulatin nila yung bagong saligang batas nila, ang kung tawagin nila ay pacifist constitution. Aba, ibig sabihin, tahimik na saligang batas. Kaya makita mo sa mahabang panahon, hindi sila nagpupundar ng budget pang militar. Opo, oo. Sapagkat, alam nila yung American base sa Okinawa, parang nagsisilbing payong, parang umbrella na medyo hindi sila pupwedeng basta na lamang lusubin dahil doon sa military base na yon. Mm-hmm. Ibig sabihin, sila may kakayahan din eh, pero
Meron pa rin. Mabuti pa sila. Malakas na nga sila. May nakapayong pang security blanket o security umbrella sa kanila. Uh-huh. Eh, paano tayo? Mukhang hindi ho tayo pinayungan, Kong. Nung sinakop yung mga islang maliliit. Ayun na nga sinasabi ko eh. Hindi, kaya, baka naman sabi na mga iba kung hindi. Eh, kung ako yung ambassador, eh, naalala ko nung kinukonfirm namin yung ambassador sa Amerika, nasabi ko sa kanya ito eh. Uh-huh. Pwede ba ka kung isang araw, Mr. Ambassador, mapahapyawan mo lang. Total, kalma mo, nagkakape ka sa Washington, D.C. Opo. Ate Mocha, good morning! Mo naman, yung mga kaibigan naman natin. Pwede mo ba ka kung medyo pasadahan mo naman na tayo naman mukhang hindi tayo nakikinabang dito sa Mutual Defense Treaty na ito. Yung sabi naman niya, ayan po ninyo, Your Honor, kanya. Yan po kanya ilalagay ko po sa aking notebook. At isa po yan sa aking mga isasaalang-alang. Pagka ako po ay na-confirm niyo. Kaso nung na-confirm na, kalimutan natin. Nakaligtaan na. Ikaw na, baka may tatanong ka na. Ano nangyari? Alam ba natin kung ano-ano ang nakalagay sa mga EDCA sites? Transparent ba sila? Eh, yun nga eh. Di pa tayo rito. Biruin nyo, di ba, no? Nakasaad pala doon, may provision pala doon na tayo ay tutulungan mula pa noong 1951 na palalakasin tayo hanggang sa kaya na natin maipagtanggol ang ating soberenya. Pero anong ginawa nila? Inabuso lang nila yung bansa natin. Kung ano man mang kumbaga sa ano nila pastanganan, ginahasa. Di ba? Hindi man lang tayo pinalakas. Tanginang may kasunduan yan, ha? Anak lang po siya. Oh, dito tayo. Dito tayo sa isa. Anak ng Syoktong talaga, oo. Ito, ito. Pakinggan natin. Oh, mga troll, pasok! Walang mga troll. Ito ah. Ito, pakinggan natin ito. Ito, mula kay Senator Pimentel. Ating komunikasyon ngayong umaga, si Senator Aquilino Coco Pimentel III. Senator, maayong buntag. Welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNA. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Jade, Admar, may buntag. Kumusta signal na ako? Gwapo. Pahayag naman dito nga sa naging trilateral summit ng Pangulong Bongbong Marcos. Well, una sa lahat, congratulations sa President Marcos at nandun siya sa world stage, no? Ante na malaman natin ano yung unsay unod sa trilateral agreement. Ano ba ang laman nitong agreement na ito? At yeah, sana ang aking dasal, sana more of economic itong samahan na ito. Mm. About economic matters, mga trading, investment, ganyan, imbis na puro military, yung mga ano kaya laman? Ito nga yung tanong eh, ano ba ang nilalaman itong ano na trilateral summit na to, agreement nila na ito, di ba? Ano kaya laman ito? Para ba ito sa ekonomiya natin? Mapalago natin ang ating ekonomiya? O mapalakas natin yung ano?
O masulsulan tayo para makigulo dyan sa China. Ano ba talaga laman niyang hayop kayo? Anak na po. Ito si... Military agreements, wala tayong kararat nandyan kasi sa sayang ang pera. Yung mga military agreements, wala tayong kararat nandyan kasi sa sayang ang pera. Imbis na sa traktor, sa traktor gagastusin ang pera, sa armas gagamitin o sa mga submarine. Kaya yun lang po ang aking dasal na yung trilateral, sana more of economic o itiko-economic. Mag-trading tayo, tulungan tayo ng Amerika, tulungan tayo ng Japan, mas mayayamang bansa sa atin yan eh. Bilhin nila yung mga Filipino products, hindi naman tayo nagsasabi na bigyan mo kami ng limos eh. Ang gusto natin, bilhin ninyo, tangkilikin naman ninyo ang mga gawa sa Pilipinas. Oh, yan. Sabi ni Senator Pimentel, oy, sana for para sa ekonomiya yung kanilang trilateral treaty na yan. Eh hindi naman natin kailangan ng limos. Ang kailangan natin, bilhin yung ating mga produkto. Bilhin ng Japan, bilhin ng Amerika yung mga produkto natin. Hindi namin kailangan ng limos. Kaya lang, ang problema, si BBM gusto ng limos. Mali ba ako doon, mali, na gusto ni BBM ng limos? Limos na may kapalit? Kung ikukumpara naman sa China, ang Amerika at Japan, anlin ang baga mabisang partner natin pagdating dito sa mga trade partners natin, Senator? Well, number one pa rin ang trading partner natin ang China. Pero na number two ang Amerika, kung hindi ako nagkakamali, ang Japan siguro number three o number four. Pero ang gusto ko sabihin, May mga spare money yung mga yan eh, Japan at saka United States, na imbis na patulugin nila yung pera nila or sa military nila gagastusin, ibili na lang nila ng gawang Pilipinas para makatulong sa atin. So wala namang masama na i-maximize natin ang ating trade sa US at saka sa Japan, i-maximize din natin yung trade natin sa China. Ang trade kasi sa China, hindi naman may iwasan kasi naging factory of the world ang China eh. Halos lahat ng bagay ito na ginagawa sa China at mas mura ang paggawa. Kaya nga, common sense o logical na marami silang nabibenta. Kasama ang Pilipinas na bumibili sa kanila. Ang problema lang sa trade with China, masyado tayong negative. Ibig sabihin nun, mas marami tayong binibili galing China kaysa sa binibili ng China galing Pilipinas. Kaya, pakiusap din natin yung sa mga kaibigan natin sa China, mga decision makers nila, na gawin nating mas balanse yung ating trading relationship. Bumili rin sila ng mga gawang Pilipinas, mga tubong Pilipinas or hinarvest sa Pilipinas. Ay ano, Senator Coco, tanong ko lang. Sinasabi mo mas marami tayong binibili sa China kaysa bumibili ang China sa atin. Kasama ba yung mga troll dyan na galit na galit sa China na mga bumibili sa China? Baka yung mga anti-China, yung sinasabi nilang kami ay pro-China, kasama ba sila sa mga bumibili dyan sa China na yan? Ha? Baka naman yung nagpaparami. O, ng mga binibili dyan sa China, mga troll kasama. Tricia Bibire, magandang umaga. Hindi na ba nagtatampo yung China dahil nga dito sa issue sa West Philippine Sea at ang ating pakikipagkaibigan din dito sa Amerika?
ang malaking tampo. kaya nga ako, nag-aalala din ako na yung rating natin sa China, baka maapektuhan. Pero, siyempre, decision nila yun, hindi mo natin kontrolado yun. So, we have to live with the consequences ng ating mga kilos. At kung ang isang consequence nga nito, yung trade natin sa China maapektuhan or investments nila rito maapektuhan. Kaya, gawa rin tayo ng mga kilos na nag-reach out din tayo sa China. Hindi yung tatalikuran natin yung China. Kasi sa pagkakalam ko, ang foreign policy natin ngayon, dapat friend to all nations pa rin tayo. Yan yung pinokpok ni the time ni President Duterte. So, wala naman ako narinig na pagbabago na hindi na tayo friend to all nations. So, bilang friend to all nations, nag-reach out tayo sa US at Japan, and then nag-attend tayo ng trilateral summit, mag-reach out din tayo sa isa nating kapitbahay, na napakalaking kapitbahay, ang China, na napakalaking market din actually. Mm-hmm. Yung market nila, kung lahat siguro ng tinanim natin sa Pilipinas, kung ibibenta natin sa China, kaya nilang ubusin eh. Oo. At isa po din sa ano? Lahat nga ng tinanim dito sa Pilipinas, kulang pa sa Pilipinas eh. Dahil walang suporta yung gobyerno eh. Lahat nga ng tinanim natin dito sa Pilipinas, binibili nilang murang-mura ng trader eh. Tapos ibinibenta nila lang mahal eh. Kagaya na lang ng bigas ng NFA eh. Yawa. Napansin, mas marami atang pag-uusap o yung meeting na ginagawa ng ating Pangulo sa Amerika kumpara dito sa China, Senator? Tama ho ba? Correct. Sa rank ko, sa level ng Pangulo. Kaya nga, pero dapat, kasi ang government naman, marami namang levels. At saka ang Philippine Society, meron din naman tayo mga NGO, may mga Chambers of Commerce tayo, may mga political parties din tayo. Magtulungan tayo and then mag-reach out din tayo sa China para ipakita natin na consistent tayo sa the Philippines is a friend to all nations. And then number two, we are good neighbors. Pero at the same time, meron din tayong mga ahensya ng gobyerno at saka mga NGOs, mga organizations na naninindigan din na tungkol naman doon sa UNCLOS, tungkol sa international law. So ano lang yan eh, actually international relations, kailangan talaga balansi. Kailangan magbalansi tayo kasi hindi lang naman talaga isa lang ang ano natin, isa lang ba ang topic natin sa relationship natin sa kada bansa. Hindi, multi-level yung multifarious, ang sabihin ng maraming topics eh. Merong, dahil sa kapitbahay mo siya, meron kayong neighbor issues, kapitbahay mo eh. Tapos dahil sa trading partner mo siya, meron kayong trading concerns, diba? Tapos dahil sa malaking bansa siya, meron ka rin dapat friendly relation sa kanya. So, iba-iba. Ay, wala kay BBM yan! Oo, kasi sabi ng Amerika, puta, wag ka na makipag-transaction dyan. Oo, kahit kapitbahay mo yan, tirayin natin yan. Oo, sabi ng Amerika. Tapos yung Amerika, nakikipag-trade sa China, animal. Yawa. Iba po, iba-ibang aspeto yan, hindi lang yung alitan sa West Philippine Sea ang sumatotal ng relationship natin sa China. At para po sa inyo, Senator, na nakikita niyo po bang makatutulong o itong resulta ng trilateral meeting ng Pangulo sa Amerika at Japan na mapaibsan yung tension dito sa China o mas lalo pang maprovok? Yun na, wag lang mag-provoke, kaya wag lang sana purely military ito, tsaka wag lang ito about the West Philippine Sea. Mm-hmm. Sana itong US, Japan, China ay tungkol sa suma total ng relasyon nitong tatlong bansang ito. So hindi lang security matters or territorial matters, maritime matters, but pati economy, trade, people to people, mga ganun. So yung visa siguro, maganda siguro maging lenient sila sa visa. Visa ng Pilipino papuntang Amerika o Japan. Ganyan. Isa pa yan, visa na yan. O sana isama ninyo yan sa ano ninyo, agreement ninyo dyan, na huwag nang pahirapan ng mga Pinoy na pumunta, magkakuha ng visa papuntang Japan at saka Amerika, animal. Paano kung mapupuntaan dyan si Ate Mocha? Paano kung makakapunta kay Ate Perisnel? Yawa.
para matulungan talaga tayo ang ating bansa, lalo ng mga working visa, kasi marami din namang handang makipagsapalaran o magtrabaho sa Japan at saka sa United States. Yun nga din, Senator, ang tanong ng ating mga kababayan, hindi na ho ba mahihirapan kumuha ng visa sa Amerika matapos nga ito, dahil matapos nagpahayag ng pagsuporta itong Amerika sa atin. Sabi pa nga, ironclad. Isang manifestation nga yan. Isang manifestation. Pero yung ironclad kasi, yung mga salitang ganyan, ano yan eh, related sa military, sa military defense. Kaya... Oh, totoo yan. Yung ironclad na yan, related yan sa military. Hindi yan pang ekonomiya, animal. ano yung pinalalabas nila, di ba? Ironclad! No, horrify ako dyan sa ironclad na yan eh, animal eh. Oh, nakaka-horrify yung ironclad na yan. Makakala nyo. Ngayon natin na purely military, kaya sana, sabihin na lang nila, wag ironclad, sabihin na lang ng ni Biden eh, full support. Yan, the United States will give full support to the Philippines. Hindi kasama, dihagip yun dyan yung economy natin. Pati sa ekonomiya natin, tutulungan tayo. So, sana ganun. Hindi lang puro ironclad, kasi ironclad, ibig sabihin nun eh, mga missiles namin, handa namin gamitin para sa Pilipinas. Interesado ko tayo, hindi tayo interesado doon. Ang dami naghihirap sa kababayan natin, hindi pa nga nakatikim ng konting ginawa sa buhay eh. Tapos, gera na ang paghahandaan. So, dapat economy po, focus tayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Senator, marami kasing nakapansin na noong panahon ng kampanya, talagang narinig natin mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na walang baga, papanigan, na na-neutral lang. Ha? At kung may problema, idaan sa diplomasya. Ngayon, parang nag-iba, parang mas kumiling tayo dito sa Amerika. Ano po yung nakikita niyong dahilan? Well, siguro binalansin niya kasi... sa last administration naman ni President Duterte, ako kilala ko naman si President Duterte, hindi siya talaga ano, hindi siya pro-American eh. So dapat naman hindi talaga tayo pro-American, dapat neutral lang. So ang nangyari dati, sanay ang Amerika na sila ang favorite ng Pilipinas, bumaba ang level nila. Siguro ngayon ang ginagawa lang ni President Marcos inaangat niya ulit. Pero sana wag naman nga masyadong super. Ako po, naputol lang ating linya ng si Senator. Yung trilateral, sana, hindi doon sa militar. Senador, dito po sa agreement, okay na ba? Okay. Narinig kita, nadunggan kita. Okay, Senador, dito po sa sa mismong agreement ng dating administrasyon po. Kasi maraming kumakalat, meron daw secret agreement, gentleman's agreement, lalo na itong secret agreement dahil nababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na siya'y naniniwala na may sekretong agreement si FPRRD dito sa China. Yet, ito naman ay nailathala sa iba't ibang mga pahayagan, lalo na yung status quo muna. Kung ano, sabi pa nga niya doon sa press con, as is where is, kung ano man yung existing dyan, yan muna. Wala mo nang pagbabago at nagkaroon ng verbal agreement. Sa inyo po pagkakaalam, bilang kayo ay dating committee chair ng Foreign Relations sa Duterte administration po. Well, number one, hindi naman kami formally na inform na mayroong so-called agreement. Pero dahil nga sa sinabi rin ni Secretary Harry Roque, na kaibigan kong matalik, na nabalita din ito eh nung time na yan. So it's not really a secret agreement, pero it is not a national or a country agreement. Naging parang personal commitment lang po ito nung presidente. Tapos na ito, mood na academic na ito, dahil tapos na ang term niya eh. Therefore, ang bagong arkitekto ng foreign policy natin, yung nakaupo presidente. Ibig sabihin, kung ano man yung pag-uusap nila ni Xi Jinping, at saka ni PRRD, mute and academic, na wala lang visa. Wala lang visa. Kagaya nga lang sinabi ko nung nakaraang vlog ko, nakaraang araw na vlog ko, bahala lang dumiskarte si BBM kung anong diskarte niya sa ating foreign policy, animal. Bakit? Bakit susunod siya dun sa anino ng nakaraan? Kung sundan ni PRRD yung anino ng nakaraan, pahukay yung tatay niya, animal. Hindi na mahukay, presidente na si BBM eh.
lang eh. Oh, ito, ito ha. Oh, pakinggan nyo. Term niya eh. Therefore, ito nung naka-upo presidente. Eh, tapos na ito, umutan academic na ito dahil tapos na ang term niya eh. Therefore, ang bagong arkitekto ng foreign policy natin, eh, yung naka-upo presidente. So, I think sa nag-skunde si President Duterte, sinabi niya, ito yung naalala ko. So, yun na yun. I think alam na natin ang kwento. And pagtignan natin yung kwento, ang suma total, this is a personal commitment by the then sitting president na during which only binds his term or his person and his term. Yung term niya, therefore, hindi na under obligation si President Marcos na sundin kung ano man yung commitment, personal commitment yung nung predecessor niya. That's what I'm saying! That's what I'm saying! Yan ang sinasabi ko nung nakaraang vlog ko! O diba, Ate Mocha? Gumawa ka ng sarili mong diskarte! Lahat ng mga yon, nakalipas na yon. Prerogative yon ng nakaraang presidente. Gumawa ka ng sarili mo, putang ina mo. Wapakers, good morning. Yun nga ang sinasabi ko noon pa eh. Yun nga ang sinasabi ko. Diba? O, sino yung nakapanood ng live ko noong nakaraan? Yan ang sinasabi ko eh. Wala nang silbi yun, kung ano man yun. Eh bakit babalikan mo pa at isisisi mo, gago? Ang ina talaga oh. Kaya bobo yung mga tanso eh. Kaya yung mga tanso naghahanap ng masisisi. Kasi ganyan yung presidente. Putang ina. Sinabi ko na yan noon. In example ko pa nga, kung ako ay isang manager ng kumpanya at papalitan ko yung nag-retire na manager. O kaya inalis kasi hindi bumibenta, mahina ang sales. Ako na bahala gumawa noon sa isang departamento na yon. Kung sino-sino ang dapat palitan, kung ano ang gagawin sa mga display, kung ano-ano ang ititinda ko, ako ang masusunod. Ba't ko susundin yung nakaraang administrasyon dyan? Bakit ko ipapagpatuloy yung mga nakagawian niya, yung mga ginawa niya, na sa alam ko na hindi naman tama? Ay putang ina mo. Yan ang sinasabi ko noon pa eh. Balikan ninyo yung topic ko nung nakaraan. Yan na yan, yan. Oh. Oh, sinugundahan ngayon ni Senator Coco Pimentel. Di pa tama ako? Ano sabi? Ano sabi ng mga troll? Basta hindi naman dapat ganon. Hindi ganon. Oh, putangin na nyo, mas matalino pa kayo rito kay Pimentel? Mas matalino pa kayo sa top notcher ng bar exam? Mas matalino pa kayo sa senador? Baka nakakalimutan nyo, bar top notcher yan si Pimentel. Abogado yan, hindi yan second year college. Tanginan nyo kasi, yan tuloy, naisisingit tuloy na second year college lang, animal. Huwag kasi kayo tanga-tangahan. Putang ano eh. O sino nakapanood noon? Yung topic ko na yan, taas ang kamay. Pero mas matalino tayo sa presidente. Ah, malamang. O, oh, diba, Ate Leni Permin, sinabi kayo na, andito ka ba noon? Tumuas na sarili niya na yung personal commitment yung Marcos na sundin kung ano man yung commitment, personal commitment yung nung predecessor niya. Hindi kumawas na sarili niya ngayong
foreign policy. Pero a suggestion ko nga, iwasan natin yung mga informal, verbal at saka unrecorded agreements, kung tawagin natin agreement or commitments. Kasi mahirap tawagin agreement yun eh. Hindi mo mababind yung mga sumusunod sa iyo o yung mga hindi nakarinig o hindi sumang-ayon dun sa sinabi mo. Mm-hmm. Kaya dapat ang ating foreign policy dapat nakasulat, dumaan sa mga formal na proseso, tapos inaanunsyo. Kung hindi ganoon, personal commitment lang yun nung nagsasalita. Mm-hmm. Pero ginagamit na rin ba ito, Senador, sa mga nakalipas din ng mga administration? Kumbaga, normal ba ito, regular ba ito na magkakaroon lang ng verbal na usapan parte ng diplomasya? Well, may mga experience sa tao nagkikwento sa akin na ginagamit ito sa history, nangyari na rin ito, pero may mga times din na nagkakagulo kasi hindi nga recorded. Pero dito sa particular case na ito, kung ganun lamang ang sinabi ni President Duterte na as is lang, hindi siya kikilos kasi siya naman ang commander-in-chief at saka siya rin ang chief architect ng foreign policy, na hindi siya kikilos to repair the ship. Di personal, makikita natin sa nature ng subject matter, it's just a personal statement of the then sitting president. Mm. Itapos na yung term niya. Therefore, the incumbent president, the now sitting president, can change. Wala, hindi siya bound dun sa commitment na yun, precisely kasi sa Pilipinas, Now you know, Mr. President! Kahit ano pa man yung naka... Butang ina mo talaga, second year college ka kasi. Butang ina mo eh. Second year college ka kasi, Mr. President eh. Kaya hindi mo alam eh. You are not bound! Ay... Tangina sa pero sandali pero gutom na ako eh. 12 na pala. Mamaya na natin ituloy itong topic na ito. Maganda 'to eh, maganda. Oh, ang ganda nito. Kulang na lang sabihin ni Pimentel na kay BBM na ang tanga-tanga mo, second year college ka lang kasi. Wala ka namang commitment doon eh. Oo, oh, hindi mo dapat kumuha ka ng sarili mo, anak ng putang ina. Kasmay, gutom na ako, Kasmay. Yung ulam ko hindi pwedeng kutsarain. Kailangan kakamayin mo. Kaya hawak ako ng mouse, hawak ako ng keypad, pipindot ako dito, hawak ako ng cellphone para sa mga tawa-tawa na yan. Puta ka na, maglalagkit dito, animal! Ay, ati, globally retired couple, ha? Magandang ano, nako. Hindi nga. Sino ba ang presidential advisor ni BBM? Pagdating sa foreign policy, mga troll ba? Hindi nga. Putang na parang yung mga desisyon niya pang troll eh. Troll na troll yung pandesisyon niya, animal. Piray mo, foreign policy mo, desisyon ng pantrol? Saan ka pa nun? Parang, tama ba yun?
gago lang eh. College certificate doesn't ano daw? Ay! Totoo ba yon? Totoo? Na si BBM bagsak sa economy, sa economics. Ano? Ano yung nagsasabi nyo? Advisor niya siguro si... Ano ba yung sinasabi nyo rito? Ano may nabasa ako eh? Unawain nyo na lang si BBM Buster kasi second year college lang siya. Ano sabi? College certificate doesn't equate to intelligence. Undergrad na ang sumisingot pa. Anong mapapala natin? Undergraduate ba siya? Ano ba sabi dito? Ay, putang ina. Ba't napindot ko yan? Oxford University confirms Bongbong Marcos got only special diploma. Ha? Ano bang diploma yan? Basahin natin. Manila, Philippines, when Ferdinand Bongbong Marcos said he earned a diploma in political science from Oxford University, brushing off a Rappler report that he did not complete a Bachelor of Arts in Philosophy, Politics, and Economics. He failed to get two things right. The spokesperson of the University of Oxford, Claire Woodcock, said in an email, "We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for Bachelor of Arts in Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Animal, putang ina. Special diploma sa social studies. Naging presidente, animal. Putang ina talaga. Hayop talaga. Ayan! Maliwanag! Ang sabi, ayun na, we can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for Bachelor of Arts in Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree but was awarded a special diploma in social studies. Animal. Lawa na putang ina niyan. Special diploma to a very, very special kids. Yawa.
Ay. Oh, wag niyo sabing gawa-gawa ko yan, ha? Galing yan sa Rappler na tuta nila ngayon. Galing yan sa Rappler na tahimik silang natahimik ngayon. Galing yan sa Rappler na kasama nila ngayon sa biyahe. Alam ninyo, hindi lumalabas ang baho ni BBM regarding his education. Nung panahon pa lang po ng eleksyon, nilabas na namin yan, hindi lang kayo naniwala. Nilabas na namin yan, pati yung utang na 203 billion na estate tax, na meron ng hatol ang Korte Suprema at nakalagay doon, non-appealable. Hindi kayo naniwala. Hindi kayo naniwala na merong Adictus Benedictus na tumatakbong presidente. Hindi kayo naniwala. Matagal na yung issue na yan. Pero hindi pinaniwalaan. Ngayon, natanggap ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay nabudol. Ngayon, papaniwalaan na ninyo. Okay yon, okay. At least, kahit pa paano, naniniwala na kayo na sinasabi namin noon, nung panahon ng eleksyon, na kasiraan lamang ang pinagsasabi namin paktungkol kay BBM. Ay. Diba? O diba ate, eto buti pa si Ate Pelisnel at saka si Ate Mocha, si Casmay. Naniwala sa amin yan eh. Si Wapakels. Mga naniwala sa amin yan. Kaya nga hindi namin kinampanya yan eh. Binanata namin, binanata niya noon panahon ng kampanya eh. Sinungaling daw kami, fake news daw kami. O ayan, naging presidente, Mirese. Buti nga. Alam niyo yung Mirese sa Bisaya? Sa Tagalog? Alam niyo yun? Yung Mirese, buti nga. Ay, magpaalam na tayo. Gutom na talaga. Hindi na talaga kaya. Eto lang nga eh. Nung panahon ng eleksyon na eto. Eto, huwag kayo magagalit ha. Naging governor siya. Naging vice governor siya ng Ilocos Norte. Naging governor. Naging congressman. Diba? Naging governor, vice governor, congressman, tapos senador. May improvement ba? Ano nangyari sa Ilocos Norte? Yung mga taga-Ilocos, kayo na lang sumagot. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. Siyempre, mahalin natin ang kapwa natin Pilipino at ang ating inang bayan. Maraming maraming salamat.